na ang mga tao na kanyang pipiliin ay mga mahuhusay na mga tao. Hindi lang mahusay, kundi mga mapagmalasakit. Mapagmalasakit sa ating sambayanan at sa mga mamamayan. Mabigat na pasanin to para po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kaibigan, ayan. Oh, may nag-a-apply na rito. Taga-Buhat daw siya. At taga-Bantay. Ayan. Pero sa totoo lang, ganun po kahalaga ang seguridad talaga ng presidente ng Pilipinas. Nakita mo, sabi niya, parang in essence, hindi naman sa akin, nakakahiya yung itsura niya na may nagpa-picture sa kanya. Parang ganun. By the way, mga kaibigan, gusto ko lang pong i-share sa... Ito ha, gusto kong pangunahan kayo ha, mga kaibigan. Pangungunahan ko na kayo na baka mabusit kayo dito sa ipapakita ko. Ano? Baka mabusit po kayo sa ipapakita ko. Alam ko, sikat ito eh. Sikat na DJ to. At marami na po itong... well, marami na po siyang ginawa. Pero tayo namang mga Pilipino eh... Pagkakapwa Pilipino, dapat eh pinapatawad natin pag may pagkakamali. Kaya lang, hindi ko mapapalampas ito eh. Ayan po ang tinutukoy ko, mga kaibigan. Si DJ Mo Twister. Okay naman. Ang totoo po nun, itong si DJ Mo Twister ay kampusye. May podcast siya, tapos ang broadcast niya mula sa abroad, sa Amerika yata. Lumalabas siya sa 89.9. Magaling kong mag-English no si Mo Twister. Eh. Saka in fairness sa kanya, talagang magaling mag-interview, magaling mag-English, pogi, at maraming pang mga karangyan. Kaya lang, medyo katulad din ng iba. Hello, hello, hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Alauna na ng hapon din eh sa aking lugar. Kayo po, saan kayong naroroon, ay magandang buhay po sa inyong lahat. Meron tayong medyo nakakainit ng ulo na muling balita. So shout out muna tayo mga palangganang buhay ko at ang mga bagong Pilipinas. Ang mga bagong Pilipinas. Ang amazing 31 million ng mga stupid. Mga stupid. So, hello kay Aris MVP. Ayan, hello my friend. Hello kay Aris. Thank you so much for supporting my channel. At syempre sa Team Happy. Oy, good news Team Happy. Alam niyo yung binlock ni YouTube, na block yung ating live. Dahil, confirm ha, confirm siya, na binlock siya dahil ang thumbnail ko ay pagmumukha ni Lenlen. Tapos yung aking title is Lenlen, then Lenlen, biguna naman, ganun-ganun. Tapos ang thumbnail niya ay yung... gusto niyang maupo sa yung picture niya na mayroong sulat sa gilid na umupo ka na sa Malacan. Ano yung nagmamadali kayo umupo sa Malacan? So tinanggal ko yung thumbnail ko na yon, pinalitan ko siya ng pagmumukha ko, yung pagmumukha ko ang inilagay ko sa yung magazine. Tapos tinanggal ko rin yung title. Okay na siya. Pwede na siyang mapanood ng public. So ganun, pinasok na rin nila ang YouTube. Ang lakas ng connection na. Siyempre, you expanded ba naman? So, hello, hello kay Manelin, kay Cherry Rose, kay Kathleen Porto, kay Hazely ng Team Happy. Thank you. Kay May Ria. Yes. Kay Jonna May at kay Angel Laganso. So, may pasardinas ako sa inyong lahat. First 30, meron kayong ulam na sardinas sa araw na to. Si ano, sino ba yung nagsisend ng Gcash niyo? Si Maria Teresa ba yun? Are you there? Tsaka tama yung mga are you there. Ganang kailangan ingus tayo kay si Mo Twister, bambida natin sa araw na to. At syempre ang aking balahuba na kaibigan na si Tutski na hindi uma-absent sa buhay ko. Kung vlogger kayo, supportahan nyo itong balatuba na to kay sobra man itong magmahal. Ayan, I love you daw, sabi ni Tutski. Mega love shoutout. Kay Ling Chance Vlog, hello, nice to see you again. At sabi ni AJ De Leon ng Dubai, grabe naman yung laos na yan, naka-stupid. O, di ba? Kasi, grabe, meron pala yung umi-airing istasyon sa US. And daw, 89 point something. At sinasabi niya na,
ang 31 million na yan ng mga estupido, estupido gagana. Ating kakalasin yan, hanimal na yan. Siyempre, sabi ni Arnold Candelon, ang stupid, yung bumoto sa natalo, alam nilang lutang, binoto nila, tapos sobrang estupido talaga mga hinayuan. And hello po kay Tribong Maligalig ng Italy, yung napaka-supported na si Tribong Maligalig na kailangan paggawa na ito ng estatwa sa sobrang pagkasulido at pagkasupportive sa channel na ito. Mabuhay si Tribong Maligalig. At siyempre, si We Are Legend, Thank you. So, We Are Legendary, taga saan ka? Good day po sa lahat ng viewers from We Are Legendary. Napaka-supportive itong ano, BBM supporters na to, si BBM, si We Are Legendary. Nakikita ko na kayo maharlika eh. At syempre, sabi ni Roderick, Madam Beautiful, pahingin ng souvenir. Yes! Anong klaseng souvenir ang gusto mo po? Hintayin niyo ako, I'm coming. Ganon. Madam, gumaganda kaya, ano na yung mga lotong... Ganun, oo nga. Nakapagpaganda sila ng araw. Roderick, hello, Godob, I agree. Ganaan. So, masyado na kasing disperada. Di ka naman kalabanin ng personal, kaya yung binablock ka na lang. Oo, binlock nila. Binlock yung ano na, yung live natin. Nakakaloka sila. So, careful po na, careful sa gustong mag-try na maging ganito ang sistema ng paglalive nyo. Na kung gusto nyong tirahin ang mga kalaban ng bayan, ay mag-ingat po kayo sa thumbnail at sa title. Kung naalala nyo si Mima Alicia na demonetize, 100K subscriber. Pero parang nakita ko siya, dinala ko siya noong nakaraan. Hello kay Mima. Napakabilis kung malagwa talaga yung channel nun. Parang si Ben Barubal, di ba? Ang lupit! Para sila nakasakay sa jet fighter. Sa dami ng subscriber, ang bilis-bilis. So, na-demonetize. So, ngayon, nakalista na naman yung ano, mga BBM vloggers, yun daw ang kanilang pagkakaabalahan ngayon ng mga kakamping na kanilang iti-take down yung channel. Siyempre, kakalabanin sila na pagpapabango ba, katulad ng ginagawa nilang pamulan sa kung ano. So, itong mga social media, tayong mga Marites, ilalabas naman natin yung kanilang ano, para hindi mas sila makapang-uto pa ulit ng, ako, ewan ko sa kanilang kinabuhi. Ayan. Favor daw, sabi ni Roderick Elgado. Anong pong favor yaan? And hello kay Antonio Salvador. Ayan, 31 amazing Filipinos. Mabuhay po kayong lahat. At yung hindi kasali sa 31, mabuhay din sila hanggang gusto nila at nang masaksihan nila ang tagumpay ng bagong Pilipinas. So, ayan nga. Mainit-init na balita. Pinagkakainitan. Ay, yun palang ano, yung inilabas pala na nangyari sa Melbourne nung pinakita nila na 8 katao lang yung nag-rally, hindi pala, madami pala yun. Tapos ano, yung sumisigaw talaga sila. Sabi nila, ano, Marcos, Hitler, diktador, pasista, gano'n sila. Nagsisigawan sila doon sa ano, sa Australia. Asan ba yun? May nag-send sa akin eh. Pero hindi na ito parang naipakita sa ano, nasa BBM group to eh, BBM group. Sumisigaw sila, napanood nyo siguro to, no? Umiikot to sa ano eh, umiikot ito sa mga messenger, yung ano. As in, sumisigaw sila, 22 minutes to eh. Oy Roderick, nagpapagawa ko ng ano, ng cup na may ano, na may BBM kasama na si Sara. So, may signature talaga. So touching naman. May pa-signature si Dorgy. Walang problema. Luma na 'to. Bibigyan kita ng bago. Nagpapagawa ko ng cup na yung ano, yung dalawa sila ni Sara. Ganun yung sigaw nila sa Australia. Ito yung mga anak bayan doon. Nakakahiya kayo bilang kayo Pilipino, samantalang yung mismo na pinuno na noong mga naglalakihang bansa, di ba? Even na Prince Charles, may kumakalat na rin na ano, bumate, ang presidente, ang prime minister, ang lahat na ng mga pinuno ng bansa, ay binabati na yung pagkapanalo ni BBM. Pero itong mga opposition na ito, na kampo ni Lenlen, nagagaganyan pa sila. Ano ba yan? Di ba pwedeng ipa-deport? Tapos ayun nga, ang chika nga, so sobrang bait daw ni ano, ni BBM. Parang nung nasa Australia sila, pinapayagan niyan lumapit yung mga tao
Sabi ni Katunyeng, hindi ba ito delikado? Di ba kung dapat ano ka, pag presidente ka na, dapat merong bantay kasi baka mamaya, yung katulad niyan, yung may nagraraling ganyan, baka mamaya may mawala, ng, mawala sa huwisyo, kumuha ng ano, stick ng banana cue at kung anong gawin kay BBM. Pero hindi daw pala pwede pang bigyan agad ng parang security. So sana private na lang yung kanyang ano, mga bodyguard, no? Para, kasi hindi natin alam yung utak ng mga animal na to eh. Baka may kung anong gawin kay BBM. So, kahit ano po gawin nila, wala na silang magagawa. Mapapanis lang sila ng mga laway nila. Oo nga. Kahit ano, kahit umiyak pa sila ng dugo, kahit umiyak pa kayo ng dugo, wala na, panalo na si BBM. Kaya tanggapin niyo man o hindi, meron na pong bagong presidente. So, ari nga, di nasa Twitter. So, sabi ko, binalita ni Katunying. So, natukso akong pumunta sa Twitter ni Mo Twister. Sabi ko, anong kaganapan ba sa Twitter? Nako, ayun na nga. Ang sabi din eh, ay, kasi, yung 31 million na bumoto na yan, takot naman yan sa ano eh, takot naman yan sa 14 million. What? Takot daw yung 14 million, takot daw yung 31 million sa 14 million? Kainan, ganoon. Sabi eh, ano, kaya takot na takot sila sa 14 million, kasi itong mga 14 million ay most likely walks gising at very much engaged. Ayun, very much engaged daw yung 14 million. Oo nga, very much engaged kayo, yung mga nagra-rally, nagka-cancel culture, ganoon kayo. Sobra kayong engaged sa inilalabas niyo yung galit niyo, ipinakikita niyo. So nagmamalaki pa kayo doon sa 14 million ninyo na kayo yung legit. Anyway, ang 31 million po, syempre meron yung mga silent na hindi nakipagsabayan sa katulad namin na nag-iingay, hindi lumalaban sa mga Facebook, hindi nagpo-post, tahimik sila kasi ayaw nila na maharas na ninyo. Kasi kayo, toxic kayong nila lang, di ba? So pag lumabas sila, nagpakilala sila, baka mamaya may negosyo, i-cancel nyo. So kayo kasi mapang-cancel, kayo mapang-husga, kayo mapang-ano. Kaya nanahimik na lang yung ibang mga tao na, pero nung butuhan lumabas, ang dami-dami, 31 million na iyo, nakakalaka. So sumisigaw si Mo Twister. Sabi niya, tanggalin lang yung apelyedo na Marcos, nuisance candidate yan. Sabi kay BBM, nuisance candidate daw si BBM pag tinanggal lang yung pangalang Marcos. Sarap tirado rin, no? So, sabi po ni Oscar Abelia Torres, noon daw ay parang kinalaban niya ni Ogie Diaz, si Twister. Sabi niya, sana i-boycott niyo lahat ng show at programa ni Mo Twister. Yan lang po ang advice ni Ogie Diaz dahil sa kaguguhan nila. Tingnan ko lang kung hindi magsusorry yan. So, hindi natin alam kung bakit nagsalita ng ganun si Ogie Diaz. Siyempre, may mga kaibigan naman niya sila, Ogie Diaz, na makapula. Pero nakakatuwa, no, yung ibang mga pinklawan, katulad nila MC, yung mga sikat din sila, puro mo silang tumanggap. Sabi nila, ngayon tapos na ang ano, masakit. Sabi nila, masakit tanggapin na hindi nanalo yung sinusuportahan namin, sabi ni MC. Kasi ever since nag-start daw yung, yung campaign, ay talagang sinuportahan na nila si Lenny. So, pero ngayong natalo na po, tanggapin na lang po natin at ating makipagkaisa tayo at hangarin natin yung mabuting mangyayari sa ating bansa. Sana lahat ganun. Sana all. So, clap, clap, clap kay MC. Ganaan. Hi, naka. Sabi ni Dahlia, it's not believable talaga ang 31 million na yan. So, ayan na nga. So, umalagwa. Medyo kumambyo si Mo Twister. Siguro tinira-tira na siya. So, sabi niya, hindi ko kayo sinabihan ng mga stupid dahil hindi nyo ibinoto si Lenny. Sinasabihan ko kayo ng mga stupid kasi binoto nyo ang isang nuisance candidate na si Marcos. LOL. Nuisance candidate daw yan. Kung natanggal lamang daw yung apelyedo ni BBM, BBM is a nuisance candidate. Ganon. Wala daw degree. Walang trabaho. Hindi nagpapakita. Hindi nagbabayad ng taxes. Ayan. Remove BBM last name and he's a nuisance candidate. You think voted for an old man died 30 years ago, ganun. So, inisip lang na natin yung binoto natin na yung tao ng 30 years ago pa na si Ferdinand Evelyn Marcos. Nakakaloka ang dilawan ng
parang ano ba ang galit nila sa mundo? Bakit ganere sila? So hello, 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 hello po, Kabilog Tutski. Alis na ako sa bahay. Saan ka pupunta? So hello, Cherilyn. Hello kay Annalie. Mawawala na yung mga yan. Asan ba itong share ko? Ba't ganun? Bumaba yung screen. Nakakaloka. Grabe sila, no? Kung ito ang isang nuisance candidate, tingnan nyo naman yung nagawa ni BBM. Masasabi nyo bang nuisance candidate to? Sana mapapanood to ng ibang ano, kakamping bago sila nagre-recruit na naman sila ngayon eh. Recruiting sila. Sa humigit kumulang 30 taon ng serbisyo publiko, nagmuna ang kaalaman at karanasan ni BBM sa pagiging lingkod bayan, gobernador ng Ilocos Norte ng 12 taon, vice gobernador ng 3 taon, congressman ng 6 na taon, at senador ng Republika ng Pilipinas ng 6 na taon. Bilang gobernador at local executive ng probinsya, tinutukan ni BBM ang kanilang pangunahing industriya, ang agrikultura, nakapagpatayo ng maraming processing at storage facilities para maayos maimbak ang mga produkto ng magsasaka. Pinagtibay ang sistema sa patubig, pagbibigay ng abono at karagdagang pondo at pautang. Binuo ang value chain, kaya't mula research and development hanggang produksyon at distribution, nakaalalay ang administrasyon ni BBM sa mga magsasaka. Dahilan para maging pangunahing supplier ang Ilocos Norte ng bigas, kamatis, munggo at tabako sa loob lamang ng 6 na taon dahil sa masaganang ani. Nagkamit ang probinsya ng maraming parangal sa sektor ng agrikultura, kabilang na ang Top Achiever in Region 1 on Food Security taong 2000 at Best Performing Province in Terms of Rice Productivity Nationwide taong 2001. Sa enerhiya, termino ni BBM bilang gobernador nang maitayo ang Bangi Windmills na siyang unang wind farm sa Southeast Asia sa malapit na pakikipagtulungan at kooperasyon ng pribadong sektor. Nagbunga ito ng mas mababang singil ng kuryente para sa probinsya at mas malinis at sustainable na energy source para sa ating kalikasan. Ang kagandahan, kasaganahan at kapayapaan ng Ilocos Norte ay nagpalago sa kanilang turismo at umani sila ng Best Recommended Tourist Destination Award ng bansa noong 2002. Si BBM ay nagsilbi rin ng 12 taon bilang mambabatas, kung saan siya ay naging author, co-author, sponsor at co-sponsor ng mahigit 372 bills and resolutions at nakapagpasabatas ng 54 na bills. Ilan rito ay ang pagbuo ng National Youth Commission, ang pagbuo ng Department of Energy, ang Expanded Senior Citizen Act, ang Pag-asa Modernization Act, Cybercrime Law, National Health Insurance Act Amendment, Anti-Drunk and Drug Driving Act, Student Athlete Protection Act, Right-of-Way Act, ang pagbuo ng mga bagong probinsya at mga munisipalidad, at ang Basic Law for Bangsamoro Autonomous Region o Senate Bill 2894. Sa Senado, siya ay naging chairman rin ng ilang mahalagang komite, gaya ng Committee on Local Government, Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, at Committee on Public Works and Highways. Matapos ang halalan ng 2016, hindi tumigil at lalo pang naging aktibo si BBM at ang kanyang tanggapan, samut-saring medical missions, outreach projects, relief operations sa buong bansa ang kanyang inilunsad. Bawat sakuna at trahedya ay tahimik na nakapagparating ang tanggapan ni BBM ng agarang tulong para sa ating mga kababayan. Nang pumasok ang pandemya nitong 2020, naglunsad si BBM ng PPE Distribution Program para sa ating mga frontliners sa iba't ibang ospital at tanggapan. Nagpamigay ng tablets at iba-ibang gadgets para sa online learning ng mga kabataan. Nakapagpadala rin ng mga pagkain, gulay at prutas para sa community pantry sa iba't ibang lokasyon. Ang mga ito'y binili mula sa mga magsasaka na hindi na maibenta ang kanilang ani. Nang dumating ang Typhoon Odette, ay agad nakapagdala ang unit team nila Mayor Inday Sara ng donasyon para sa mga nasalanta. Inuna ni BBM ang pagpadala ng generators, mga portable water purifiers para sa malinis na tubig inumin, at satellite internet para sa mas epektibong komunikasyon.
Sa humigit kumulang 30 taong karanasan sa serbisyo publiko, nagmumula ang mga solusyon at pag-unawa ni Bongbong Marcos Jr. sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Sa karanasan at kaalaman ni BBM at sa ating pagkakaisa bilang isang bansa, sama-sama tayong babangon muli! So bakit ba natin ito inuulit-ulit minsan? Kasi po, pag may nagre-replay po ng ating video, mga palangga ko, lalo na doon sa mga, na yung bang hindi maka-BBM, pero pag nakikita nila yung usapin, kunyari si Mo Twister ay kakampi nila, tapos hindi nakatiis si Katun Ying. Kumbaga sabi ni Katun Ying, hindi ko mapapalampas ang kabastusan ni Mo Twister. So mayroon pong nanonood na replay sa ating mga live. So kaya pinapalabas ko ulit yung mga lumang video na yan para ito pong ating mga kababayan na medyo may piring ang mata, napiringan na sila eh, napiringan sila ng ano, kulay pink na lugaw. Siyempre, katulad niya, nag-iingay sila lugaw, nag-iingay sila Mo Twister na sinasabi nila na ano ba yan, nuisance candidate yan kung wala lang apelyedo. Wala nga yung ano eh, nagawa eh, ganun. So itong mga tao, mga kababayan natin na kawawa na nabulag nila, maaaring magbukas din sa kanilang mga mata yung mga ganitong lumang video natin. Kaya paulit-ulit ko rin siyang ipiniplay. Katulad ko kahapon, nasa labas ako kasi Friday and Saturday po, nagmi-meet up po ako ng mga customer ko online. So ang ibinoto niya ay si Lenny. Pero hindi niya ako binabastos, customer ko yun. So sabi ko, oh, ano, batiin mo na ako. Ginaganon ko siya kahapon sa Tel Aviv. Batiin mo na ako, panalo yung ano ko, kandidato ko. Sabi niya, wala namang nagawa yung kandidato mo. Bakit ba yan ang ibinoto nyo? Ganon sabi ko, huwag ka na magreklamo kay madami mang kami. Manood ka kasi ng live ko at nang sa ganon, makita mo na hindi totoo yung sinasabi nila na walang nagawa, hindi pumupunta pag may sakuna, walang naitulong. Marami siyang nagawa. Manood ka ng live ko at ipinapakita namin. So yun po yung aking yan po ang aking adhikain or yung aking parang gusto ko yung mga kaibigan ko na talagang saradong-sarado yung isip nila. Kasi naloko na nga sila nung kabila. Nasasabihin lalo na pag ngayon yung huling statement nung nanay nila, di ba? Sabi nila, kahit maliit ang budget ng OBP, nagawa natin ang mga bagay-bagay, angangat buhay, kahit alam ko. Di ba galit na galit sila sa administrasyong Duterte? Hindi po maliit ang budget ng inyong nanay. Siya po ang pinakamalaking budget ng OBP, na BP. Sana po ay ma-research nyo yan para malaman nyo sa sarili nyo na pinaglololo ko lang po kayo. Marami akong kaibigan na sabi nila, ay nako, hindi nga binigyan ng budget ni tete. Kasi yun ang sinasabi ng nanay nila. Nakakalungkot, no? Na talagang naloloko sila ng ganun-ganun lang. So, bibigyan ko lang si Lola ng ano, ipagpatuloy lang natin si Katun Ying habang si Lola ay bibigyan ko ng... Medyo ba nahura lang din magsalita, ano? Pero tingin ko, kung nagagawa niya yun sa ibang mga bagay, well, hindi naman tayo katulad niya. And, kung kasi siya, palagay ko, matalino tong batang to. Matalino. Matalino, magaling. Magaling mag-English, ayan, matalino. Kasi sa bagay, hindi naman nasusubok ang nasusukat ang katalinuhan ng isang tao sa galing manalita. Eh, hindi po yun. Eh. Hindi po ba mga... Ito, babasahin ko lang po yung isang tweet niya. It was posted noong pong May 19, so 2 days ago, 12:02 p.m. Tanghali, ang daming nag-retweet niyan eh. Nababasa niyo po ba, mga kaibigan? Sabi po niya, I keep getting all these tweets about 31 million. Madalas daw siyang makatanggap ng mga tweets na ganito tungkol sa 31 million. We're referring to those who voted BBM for president. 31 million. Meron po siyang idinugtong dito eh. Ang idinugtong po niya, mga kaibigan, understand, intindihin nyo, parang ganon. There is no strength in numbers. Alam nyo naman yung strength in numbers. Well, recently, yan ay pinasikat ng Golden State Warriors, strength in numbers. Ano? At yun eh, napatunayan din sa dami ng bumoto kay
presumptive President Bongbong Marcos. Pero sabi niya, there is no strength in numbers. Bakit daw po? When all of you are stupid. Sabi po niyang ganun. Mga kaibigan. So, asa kaya itong mister na? Ang una, actually, nung nabasa po to, ang una kong naisipan, na itanong ko lang sa aking sarili. Sabi ko, sarili ko. Ito bang si Mo Twister ay, well, mukha naman siyang Pilipino, ano? At nandito siya sa Pilipinas dati, ano? At ngayon po ay nagbo-broadcast mula sa ibang bansa. Ang tanong ko, ito kaya ay butante? Yun muna, yun kaya ay butante? Kaya po ganun ang tanong ko kasi pwede naman po, ako ah, gusto ko kasing bigyan ng premium yung mga, ika nga, premium, yung mga tao na pag may sinalita tungkol sa bayang ito, eh sana siya ay bumoboto, no? May bumoboto. Kumbaga ay medyo legitimate ang grievance ng ganong klase ng tao eh. Yun muna, yun ang unang pumasok sa isip ko. Pangalawa, Pilipino pa nga kaya talaga siya, considering, ano? Kasi maaaring American citizen siya, Australian citizen, Canadian. So hindi po natin masasagot yon. Ano? Kaya nga, alam nyo, meron po tayong mga batas, halimbawa sa Pilipinas, na nagbabawal sa mga dayuhan na mangampanya for or against, lalo kung aakit ka sa entablado, pag nandun ka sa ating bansa, meron pong ganong klase ng batas eh, no? Kaya nga hinuhuli ng immigration, ng Bureau of Immigration, yung mga, so yun po yung mga nagtanong na pumasok sa aking isipan, mga kaibigan, ano, yung pang, sana nga, siya dual citizen, ano, para kahit pa paano, meron siyang K na magsabi tungkol dito. Pero may karapatan ka man magsabi, subalit kung ganito naman ang tenor ng sasabihin, eto ulitin natin ha, understand, there is no strength in numbers when all of you are stupid. Hindi po ba mga kaibigan? Wala naman tayo sanang, wala naman tayong pake kung sinabi niya to. Pero masyado po itong malaganap eh. At siyempre, somehow ito po ay, nakita nyo, niretweet pa ng mga kababayan natin, yung marami doon. Nakita ko nga po eh, inahanap ko. Di po ba? So, stupid ka daw, sabi ni Mo Twister. Nung bihirang pati siya. Ay, nako. Nakakalungkot na. Ano? Pero nagpaliwanag eh. Nagpaluto ulit si Lala. So hello po kay Catarino Sanchez. Sino ba itong Mo Twister na ito? Ito ay isang gago. Si Mo Twister, isang basurang nilalang. Sabi, are. Ito may Inglesera akong kaibigan. Basahin ko sa inyo yung Inglesera akong kaibigan. Nag-nosebleed niya ako pagka-chat ko ito. Nakainis to. Masyado mo pag-Inglos. Hello po mga ka-BBM dyan. Mga ka-bagong Pilipinas. Sabi niya, ay, asan ba yun? Ba't nawala? Sabi niya, Mo Twister is really an idiot and stupid. Hi, Titan. Are you watching? Sabi niya, he is a garbage anyway. Gandaan. Sabi ko, basura kayo talaga. Basura man yan, sige. Mo Twister kayo. Alam niyo, nung nanalo si Duterte, galit sila. Ngayon, hindi nila nakita yung magandang ginawa ni Duterte. Grabe, no? As in, so, ang bago ngayong ano, ipapanginig nila yung 300 billion na nabayaran ni Duterte bago siya bumaba. Ano ba yung ano ba buong details doon? So, sabi nila,
Sana bumagyo nang ang Dolomite Beach daw ay masira. Ang tindi nyo, no? Grabe. Ganyan kayong magmahal sa bayan. Ang Boracay. Gaano kadumi na ang Boracay na yan ay pinakang pinagkakakitaan ng bansa natin. Naipalinis niya, di ba? Ni Duterte. So nung nalinis siya, unahan kayong mga dilaw ang mga artista doon pagbabakasyon sa ano, sa Boracay. Ang kakapal ng mukha nyo. Pati yung kaibigan kong si ano, ano ka pangalan mo? Doon ko na, ibinlak ko yung kapatid niya kaninang umaga kasi punong-puno na ako. Nung halalan, panay ang post ko sa Facebook, na-restricted po ang Facebook ko. Pero nakakapag-post, kaya lang hindi na po yun mabubyo sa marami. Parang slow yung pag-bubyos niya sa tao. So, lagi ako sinasabihan, pulpol, bobo, gaganon. So, okay lang sa akin. Hanggang sabi ko, sabi nila, i-block mo na nga yan. Kasi nakakainis na siya, puro na lang ganun yung post sa'yo. Sabi ko, hindi ko yan i-block hanggang matapos ang halalan. Para ano, makita niya kung gaano tayo kasaya. So, ayun, natapos na, di ba? Dito ang tuwa yung live ko sa ano, nagla-live ako sa Facebook na ano. Yay! Ganyan. So, kanina, pag-ising ko, may comment na naman. Notification. Sabi ko, pag negative pa rin ang comment nito, babla ko na to. Ayun, yung ano nga, yung may suot ako na t-shirt ni BBM na yung Pinoy, ako'y Pinoy, ipakita sa mundo. Nagtitiktok ako. Kung ano, ang kaya mo. Doon na naman, nag-comment na naman siya. Hay nako, ayaw pa rin tumigil. Basta pangit ng kanyang comment. Ah, so wala, sumuuna ako, block ko na lang siya. So ayoko na siyang kakilala. Ayoko na rin siyang kababayan. Ayoko na sa kanya. Ganun. So sabi ng kaibigan kong English Sarah, na si Diane, sabi niya, nababagay nga siya, doon na lang siya sa US. Kasama niya yung mga ano, puti, papareha sila ng ugali, mga idiot. Ano ba, idiot ba? O ganda, sabi ng aking palangga dyan sa tabi-tabi. So wala nang gagago pa dito, mo twister, na basura na, bulok na ito, sabi ni Roderick Elegada, mo yan na ata ang pinakagagong nila lang sa... Grabe. Tapos, nagko-comment naman yung mga ano, mga kakamping doon, na tuwan-tuwa sila, na sinasabi nila, takot kasi yung 31 million na yan eh, sa 14 million. Kasi yung 14 million, legit tayo. Engaged tayo, ganun sa mga social media sila, maiingay sila, di ba? So, hindi lahat pwede makipag-ingayan sa inyo. Kasi hindi naman lahat, ano, asal kali. Ako lang yun, asal kali, babalto. Marami dito lang eh, pumapatol. So, nakakalungkot, sabi ni Katunying, pag ganito yung ugali, parang ayaw tumanggap ng pagkatalo. Tapos may bago ngayon, nananawagan po yung mga, ano yun? Sa Omni News, yung mga supporters ni Lenny sa US, yung pangalan ay si Canada at saka sa US, na sinasabi nila, huwag kayong mag-concede. Talagang ginaganon. Hindi pinagko-concede. So kahit hindi kayo mag-concede, ayaw yung tumanggap ng pagkatalo, wala na rin po kayong magagawa. So kung kayo, papatuloy nyo yung ganyan, lalo na si Mo Twister, magagago-gago kayo, stupid yung 31 million, asa pa kayo, napag-talk ulit yung nanay nyo, eh may boboto pa dyan sa mga katoksika nyo sa buhay nyo. At asa pa kayo, napag-tumakbo yan after 6 years, ang kalaban naman ay si Sara Duterte. Di ba? Asa talaga kayo na makakabalik pa kayo? Hindi na kayo makakabalik sa buwag na buwag na ang dilawan. So, sinimulang buwagin niya ni Duterte, Pangulong Duterte. So, hindi pa tayo nagkakaroon ng live bilang pagpapasalamat sa ginawa ng Pangulong Duterte. Di ba naalala niyo yung minsan nagagalit tayo sa ginawa niya kay BBM, na gano'n, tinulad tuloy nila Guanzo, na kayo siya weak leader, nagdodroga, etc. Eh, nagpa-drug test na nga yung nanay mo, hindi nagpa-drug test, natapos ng lahat yung halalan. Wala pa lang drug test na nangyari. Ayan eh. So, ang kakapal talaga ng mukha ng mga anti-administration, sabi ni Roderick Elegado. Nagbakasyon sa Aklan, nagkakakalyo ang mga mukha nyo. Diba, kakapal ng mukha nila matapos linisin. Yung kaibigan ko, promise, talagang ano, sayang-saya siya nung pumunta siya doon sa ano, sa Dolomite Beach. Parang, ang ganda-ganda naman ang Dolomite. Di ba galit kayo kay Duterte? Anong ginagawa nyo sa Dolomite Beach? Anyway, malapit na ulit ni opinion. Huwag kayong makapunta-punta dyan. Ang kakapal ng face lock niyo. Huwag kayong magbakasyon sa Boracay. Ang ganda, no? May yung kay ano, ang tawag doon, FB account ni Angel Pastor. Angel Pastor ba yun sa SMNI? So, pinapakita niya doon yung ano, Duterte Legacy. Ang ganda, ang dami niyang nagawa, promise. So, ang sabi ng Rappler, yan naman ang mga ano, ni Ninoy,
yun daw yung mga plano ni Ninoy, yung parang mga pinirmahan ata. Pirma lang ng pirma kasi yung si Ninoy ata pag may mga proyekto, parang gano'n, parang mga pinirmahan niya. Doon ako inawe din ng isang makalugaw, sabi niya, ate, fake news ka, hindi naman yung project ni Duterte, project yan ni Ninoy, Pinoy. Project yan ni Pinoy. Eh, anyway, project ni Pinoy, nasimulan ba, natapos ba during ng kanyang administrasyon? Hindi. Malamang siya yung pumirma. Pumirma lang siya dun sa mga proyekto, pero ano, may nagawa? Wala. Mga tulay na nahulog, ano, inidorong tabi-tabi nilalugaw. Mga ganun. Umayos nga kayo. Papangit yung mga nega. Kaya tayo positive vibes lang. Para pretty lahat. Oy, hello, Jumbaray. Kumusta po? Si Mutu Store, wala nang relevant sa Pinas. Yung mga talunan umalis na lang para mabawasan ang populasyon ng Pinas. Wala naman tayo makikita sa mga yan, sabi ni Jumbaray. Umalis na nga sila, pero nag-iingay pa rin sila, di ba? Anyway, wala na rin naman silang magagawa. Pero nakakarindi kasi yung mga tao na bubulag nila, isinasabi pa nila na nung umupo daw si Marcos ng 7th year 1972, dumami na daw ng dumami ang mga NPA kasi nagkaroon ng recruitment ng mga NPA, di ba? So, inihahalin tulad nila yan. May bago ngayon sa SMNI, si Budoy ba yun? Si Budoy? Na may nagsasalita doon na parang yun ang gusto nilang gawing panimula na sisimulan ulit nila yung, di ba, katulad ng sinasabi nila yung NGO, yun na yun eh, na magre-recruit ulit. Akala nila mangyayari pa yun, hindi na po yun mangyayari kasi ngayon open na ang mga balita sa social media. So, natitake down ng mga channel na kumakalaban sa kanila, napakabilis nilang i-take down kasi hawak nila ang FB Philippines. So, napasok na rin siguro nga ang YouTube. So, totoo yung binabalita ni PH Latest nung nakaraan. Sabi ko, ako naman, kakabago-bago ko pa lang, hindi naman siguro ako kasali sa mga yan. Pero syempre, pinaghirapan na rin natin yung channel natin. We are 20,000 subscribers sa baguhan pa lang dito sa politics. Nag-start po kasi ako dito nung mag-file siya ng COC. And hello kay Riz Life! Congratulations, Riz Life, na bagong engage. Heart. So, naisipan kong sumali dito noong pong nag-file ng COC si BBM. Kasi nung nagpunta ako sa Israel Embassy, ang daming nagpaparegister. Sabi ko, bakit marami nagpaparehistro? Eh, samantalang, dapat eh, nung panahon ni Duterte, landslide din yan. So, ibig sabihin, maraming mga Pinoy ang ayaw makisali sa halalan. So, balit datapat, nung tumakbo na si BBM, sasali na sila ngayon. So, nag-survey pa ako noon, di ba? Yung first day natin. Hanggang simula noon, kali-survey na ako ng kali-survey. Kada may lalabas ako, sino buboto nyo? Ayun, BBM. Hindi pa noon nagkakaroon ng BBM. Sara nga, BBM pa lang BBM. Sabi ko, ay grabe, ang lakas ni BBM. Ganon. So, nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, ano ba? Sasali ba talaga ako sa politics na content? Kaya lang ang daming basher, ang daming nang-aaway. Mawawalan ako ng customer kasi syempre hati-hati. Pati yung dati kong follower na hindi maka-BBM, lalayasan na rin ako. Kaya lang sa buhay kailangan po nating mamili. Kung saan gusto mong alam mong may maitutulong ka sa bansa mo na mabuti or makaka-influence ka rin ng ibang mga tao na nabubulag nila, edi doon tayo. Kailangan magkaroon ng silbi ang buhay natin kasi ang buhay natin iisa lang. So lahat tayo may patutunguhan, lahat tayo ay ililibing sa lupa, lahat tayo ay babalik sa alikabok. At least man lang sa buhay natin may nagawa tayo na alam nating tama, di ba? So hello po kay Riz Life. At nasaan ka na? Nakabalik ka na? Oo, nasa Pilipinas ka pa rin. Nasaan na? May pag-ibig. At sabi ni Roderick, hindi na talaga kayo makakabalik. Susunod sa election si Sara, tapos si Sandro. Oo nga, lahat na, wala na. Wala nang pag-asa, nabuwag na po talaga ang dilawan. So, thanks God, wala na silang pag-asa. At yung tinatawag nila na sasabayan daw, no? Kung asan ba yung ano ni, ang sakit pakinggan nung ano, nung speech ni Lenny, kung naaalala nyo, yung sinabi niya na ano, yung July, sa July 1, na sabay dun sa, ano natin yung NGO, tapos yung tumindig kayo, yung parang nag-iinganyo siya, no? Nag-iinganyo siya. So, hindi siya sport na nila lang. Naturingan. Ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Meron na tayong
ito daw ang magiging pinakamalaking volunteer network in the country. Ganaan. So nakasulat din eh. Ang At Buhay NGO start on July 1. It will be the biggest volunteer network in the country. So sabi ng ating Marites, nako, pinakamalaking volunteer network? Billion na naman yan. Para saan na naman yan? Gagamitin na naman nila yan ng pondo para sa mga NPA. Anyway, si Angel Locsin, kilalang tumutulong yan sa mga, ganun yung mga Marites ko. Si Angel Locsin, kilalang tumutulong yan sa mga NPA eh. Kaya nga hindi ako bilib dyan kay Angel Locsin. Prompt lamang niyan pagtulong-tulong. Pero ang totoo, mga supporter sila ng mga NPA. Ganun, sabi na aking mga reporter. Grabe mga sa reporter. Unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Sasabay! Piramid! Saan na tayong... Sasama kami. Meron na tayong blueprint niya. Ganun. So sinabi yan ngayon, lumalabas ngayon yan. Ha? Sabi nila, nakaano na po yan, nakaplano na po yan. Ang gagawin nilang panggugulo na yan habang nakaupo si BBM. So ibig sabihin, six years yan. Itong si nanay nila, may plano na sila. Maraming salamat. Meron na tayong template nito. Nagawa natin ito kahit maliit lang ang ponto at makinarya sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Galing, no? Maliit daw ang pondo. Si Binay nga, 250 million. Ito may interview po, ito panoorin nyo kay Kuya Daniel Rason. 500 million pataas, depende pa sa kung may gusto siyang ilapit sa senador o sa kongreso. Ganoon. So, sinasabi niya, naniniwala yung mga tao, no? Maliit po ang pondo natin. Eh, samantalang sa record, siya yung may pinakamalaki palang pondo ng BP. Tapos lagi nga isinisigaw, maliit po ang pondo natin. Pero nagawa po natin ito sa pagtutulungan po natin. Ganon. Itutuloy natin ang ating pagsasama-sama. Pupuin natin ang pinakamalawak na volunteer network sa kasaysayan ng ating bansa. Tuloy tayo sa pagtungo sa mga nasa laylayan at sa pag-ambagan para umangat sila. Sa palagay niyo magtatagumpay? Bulok. Bakit? Eh, di ba sila, mga, yung parang gusto-gusto nila, ako dapat, ako magaling. So sila din yan, mag-aaway-aaway yan bandang huli. Promise yan. Wala yung kakayanan magbuo ng ganyan. Magbubuo ako ng pinakamalaking volunteer network. Sorry, but not sorry. Nakakagigil lang sila dahil ayaw pang matahimik. Siguro, medyo natauhan. Pero yung paliwanag niya ay, ewan ko kung tatanggapin niyo itong, ay nako, yung 89.9, magic 89.9. So, ayun po. Ewan ko kung paano nila, paano niyo ba pinapahintulot. So, ang radio station ni Mo Twister ay Magic 89.9. So, kung gusto niyo doon mag-tune in, para sabihin niyo kay Mo Twister na isa po ako sa 31 million. Baka magising siya. At malaman niyang, ay, totoo nga, may 31 million nga pala. At sabihin natin na, kung istupido man kami sa paningin mo, at least kami... ay buhay at nasa Pilipinas. Umuwi ka ng Pinas kung gusto mo doong lumaban ka. And hello po kay Rodalbal. And sabi po ni Joseph Caildon, say bad words ang manira ng kapwa para kumita. Don't say bad words and manira ng kapwa para kumita. Ano daw? Makalini po ba ito si Joseph Cael? Pero
makinig kayo. Pero hindi tayo mamimili ng tutulungan. Mabuti naman. Wala tayong tatalikuran. Ipapakita natin ang buong puwersa ng radikal na pagmamahal. Ay, yun, ang radikal nilang pagmamahal. So, at least, no, kung totoo ito na gagawin nila, o edi at least yung 14 million, eh, hindi na dito sasali sa 31 million. O, di sagot-sagot nyo na yan, ha? Kami dito sa 31 million sa pamumuno ni BBM, mananahimik kami. At kayo din dyan, magsama-sama kayo na 14 million na may radikal na pagmamahal, pero huwag kayong manggulo ng bayan. Kung may protesta kayo dahil iniisip nyo na hindi solido yung 31 million, magpetisyon kayo ng legal. Huwag kayong manggulo dyan sa kalsada. So anyway, yung sa UP po, huwag daw po nating awayin yung mga UP student kasi hindi naman nanalo dyan si Lenny sa UP. So bale, lamang pa po dyan si BBM nung nagbotohan sa UP. So may mga estudyante pa rin po ng UP na medyo nasa tama pa rin pong pag-iisip. At ang medyo kulang sa kalahati ay na-brainwash nila. So magkakaroon din po ang mga estudyante sa Lasal ng medyo mga samahan na para iinganyo yung mga iba pang estudyante at ipaliwanag na hindi naman talaga masama yung naging nangyari noong Marshall. Kasi parang ang pangit, no? Inaano nila na never again, sumisigaw sila dun sa Melbourne. Never again to Marshall. Never again to Marcos. Never again. Never kayo ng never again. Pero sigaw kayo ng sigaw sa kalsada. Ano yung ginagawa nyo? Provoking the government para mag-Marshall. Parang pinaprovoke nyo, di ba? Never again, never again. Eh, nagkakalat kayo sa kalsada. Di ba, nag-declare naman ng Marshall si Duterte sa ano, sa Mindanao, di ba? Nag-declare siya. Kasi pag kailangan na mag-declare, nag-declare. Ngayon, ginagawa niyo ng gulo, para ano, i-declare ang Marshall? Style block. Ang sabi ni Basyong, nasisiraan na ang ulo ng mga pinklawan. Kung ano-ano na ang sinasabi, baka pagdating ng araw, sa Mandaluyong na ang tungo nila, nila Madam Lenny, sabi ni Basyong. Basyong. Hello po kay Basyong. Ano yung July, sa July? Ay, nag-echo-echo siya. So nakakatuwa lang, kasi ang sabi nga po dyan, hindi naman talaga sila galit sa kay BBM. Ang gusto lang nila maupo po yung kanilang yung kanilang partido. Yun lang po yun. So kahit hindi daw po yan si Lenny, basta kumakalaban lamang sa gobyerno katulad ni Tatay Digong, di ba? So kahit sino, lalabanan nila kasi sila yung gustong maupo. So kahit yung manalo ay may magandang adhikain sa ating bansa, kahit yung manalo ay, kunyari, may degree, may kung ano, kakalabanin pa rin po nila yon. Kasi sila yung gustong maupo. Yung kanilang ideolohiya na hindi natin alam kung kanino ba iyon, na para namang nawala na nga yung pinagsimulaan noon, pilit pa rin nilang sinasiksik sa isip nila. Pinapaniwala kasi nila na nanalo sila. Ano ba yun? Para namang tangatangahan lang yun. Ano ba yun? Gusto ba? Ito nga si Guansan, nagsalita na walang dayaan, pero hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang tanggapin. No? Araw-araw ata daw ngayon may rally dyan sa Pilipinas. Sabi na aking isang Marites, totoo ba? Sabi ni Jim Beray, kaya dapat i-educate ang mga kabataan ngayon. Ay, totoo yan, Jim Beray. So, tamang-tama lang na si Sara, Vice President, ay na-assign as Secretary ng DepEd. Diba? At least, masiguro magkakaroon ng meeting-meeting na mababaguhin. Ibabalik muli yung ating ugaling Pinoy na mayroong paggalang sa gobyerno, mayroong paggalang sa magulang. Hindi ituturo yung paglaban sa puro na lang pagrarali. Ibalik yung, good moral character. Yung mga ganun do. So maraming training na gababaguhin sa ngayon. So maganda po talaga ang bagong Pilipinas. Nakikinikinita na natin na salamat sa Diyos. Ayong kipihan ang taong mayroong mabuting adhikain para sa ating bansa. Napakasarap ng ating bagong Pilipinas. So, yung mga dilawan na yan, hindi na po yan mawawala. Kasi nga, sila po yung gustong kumalaban sa gobyerno. So, tatanggapin na rin natin sila na talagang manggugulo lang sila. Pero, wala naman na silang magagawa. So, ingat-ingat lamang kung may mga kakilala tayo na alam natin na supporters ng dilawan na iyan na nagbago ng kulay, na sumasama sa mga rally. Kasi may mangyayari nga daw po sa proclamation ni BBM.
nakaguluhan. So pagsabihan po natin yung mga kakumari natin, na yung mga anak nila, pagsabihan na huwag sumali kasi baka mamaya mangyari daw yung bombing, tapos pag may namatay ay isisisi daw kaya no sa BBM, sa Bongbong Marcos natin na ang kasalanan, parang mga ganon. So it ay mga haka-haka lalo nila, pero hindi yan haka-haka kasi na nakukuha ng mga intel ng presidente natin eh, di ba? So may mga binubuo silang mga kilusan na pagdating ng proklamasyon ng gugulo, kung ngayon pa nga lang, nanggugulo na sila, di ba? Lalo pa after pag-proklamasyon na. At kahit na proklama na, manggugulo pa rin sila. Kaya tayo na mga mamamayan ng mga mamamayan diyan sa Pilipinas, huwag din natin sayangin yung pagkakataon na paalalahanan yung mga kaibigan natin, na alam natin yung mga Lenny supporters sila, na baka may mga anak sila, na mga sasama-sama sa rally. So sabihan natin na baka madama yung anak nyo kasi ang mga kasama dyan ay mga ano, maniwala man kayo o hindi, talagang may connection po sila sa kakaibang kilusan. So hindi masama po yun na magpaalala tayo sa ating mga kababayan dahil talagang nabulag, napiringan na yung kanilang mga mata, nakalabanin po yung gobyerno. Sana bigyan lang nila ng alagwa, tawag ni Professor Carlos, alagwa sa bagong mauupong presidente. Pagbigyan nyo na muna. Kasi kahit sabi nyo magnanakaw, wala namang ano, wala namang natutunayang nagnakaw. Isinisisi yung martial law. Yung martial law naman, hindi naman lahat nagsabing masama ang nangyari about martial law. So pagbigyan nyo na lang muna si BBM at Sara sa kanilang magagawa sa ating bansa. Pag walang magawang mabuti, edi tuligsain. Kaysa hindi pa nga nag-uumpisa, puro na kayo agad tuligsa, di ba? So, marami naman po, napapakiusapan naman yung ibang tao, may tumatanggap. Ang hindi lang siguro tumatanggap, yung talagang purong-purong utak komunista na. Pero yung mga baguhan lang nila na na-recruit, medyo maano pa yung kanilang isip, napapaliwanagan pa sila. Pero yung mga ano na, parang saradong-sarado na. Imagine niyo yung salitang sasabihin nila na BBM is a nuisance candidate. Mawala lang yung kanyang apelyido, nuisance candidate yan si BBM. Wala naman yung nagawa. Wala silang kaalam-alam talaga. No? Talagang ganun nila binulag yung sarili nila na nag-stop na silang mag-research at ang pinapakinggan na lang nila itong mga galit sa mga Marcos. So nakakalungkot yan. Kasi maraming kabataan, di ba? So tinuturo din sa eskwelahan siguro nga. Tapos ano pa, yung mga paaral ng ano, paaral nila na pag hindi sila sumuporta, matitigil ang pag-aaral nila. Maraming katakot na nangyayari. So ano daw, sabi ni Arnold, di ba BP pa rin si Lutang? Ba't nasa New York siya? Dapat balik trabaho na siya, di ba? Oo nga po, nakakapagtaka nga yun. Kasi ano, pinapasweldo siya ng gobyerno tapos naglalakwat siya lang. Sarap ng buhay. Pa-shopping-shopping lang ng Hermes. Naka-Hermes daw eh. Sabi na sa Kumarites. Tapos bumili ng ano, ng Balenciaga na bag. Ay, daing pera. Daing excess. Sana, sa campaign fund. Milyones ba naman? Tapos naglalakwat siya. Sabi ni Basyong Foundation ni Madam Lenny, 10 pawid at 5 kokulamber sa mga sinalanta ng bagyo at kaway-kaway kasama ang mga mainstream media. Ayos ang foundation na yan. Abangan nyo, mga pink flower. Uy, nakita ko yun dati. Grabe, tumulong sa ano, sa udat ba yun? Tapos may limang kahoy, tsaka may ano ba yun? May yero? May yero? Ilang perasong yero ba yun? Bas yung. Diyos mo, nakakaloka talaga si Nanay Len. Dati pinagtatanggol pa namin yan eh. Parang sabi ko, siguro ginagamit lang si Len ng ano, ng mga nasa likod niya. Kawawa din naman siya, no? Kasi nagagamit siya eh. Pero bandang huli, hindi na eh. Parang hindi na siya yung puppet na sinasabi natin, uto-uto, kung anong gawin, gagawin. Hindi eh. Parang siya na mismo yung may gusto ng ginagawa niya. Parang enjoy na siya. So, hindi na siya napipilitan sa ngayon. Imagine niyo yun, naging ano, sabi niya, nanon ba yung live sa Facebook? Yung nag-o-opening siya ng mga ano, mga regalo, di ba? May mga ano doon, may mga corona, doon sa mga corona. Sabi niya, ako talaga pangarap ko maging Miss Universe. So, nang dahil sa kampanya, natupad daw ang pangarap niya kasi nakoronahan siya ba? So, sige lang naman ang pangarap ni Nanay Lenlen. Maging Miss Universe. O, Envy ba? Kulit nandiyan ka pala. Tawa-tawa ka lang, Envy. Di mo na talaga kami love host. Di mo binabasa mga comment ko. Envy, left the group. Nagko-comment ka ba? Wala naman ako nababasa. Ayan o.
Ang nababasa ko lang ditong comment si Jim Beray, si Roderick, inihahide ka nila, MB. Dadalo pa lang yung comment mo, masyado ka nang nagre-reklamo. Isa ka rin bang MB? Magpareklamo to. Magkasunod lang na comment, hindi nabasa. Nagreklamador na. Ano to? Kampot ka na rin ni Lugaw. Makareklamo ka. Alam mo kay MB Makulit TV ng Hong Kong. Thank you so much. So, ayan nga, nagmarites ako ngayon. Kadahil niya kay Mo Twister na yan, MB. Sabi ko, ano ba itong, di ba ito yung ano, nakakatuwa siya dati. Pero, grabe yung bunganga, sobrang bastos. Ang hindi ko napatawad yung ano, tanggalin lang daw yung apelyado ni BBM. Noisance candidate daw si BBM. Grabe, ganun yung takbo ng utak nila, no? Sobra. Kanya ba't magaling mag-English? Magaling mag-English yan, English speaking, di ba si Mo Twister? Ganun mo. Ganun. Tingin niya matalino siya. Kasi magaling siya mag-English. O edi sana lahat ng Amerikano matatalino. Walang bopo. Eh sabi nga nila, diyan magsama-sama sila mga idiot na mga idiot. So paano yan? Dumating na si MB Makulit TV. Di magpapaalam na tayo. Yan yung may iskandal dati. Parang babae na madaldal. Ah? Okay. I'm finished up. Are, tignan natin ah. Papakita ko sa inyo. Bisitahin niyo sa ano, sa Twitter si Mo Twister. Grabe ang bunganga, sobrang bastos. At sinusuportahan naman siya nung ano ha. Yung mga kabastos din yang mga mga follower. Nakakaya. Ayun ng mga PUTA yung mga na-post niya yan. Sabi niya, "I'm not calling you stupid kasi hindi niyo binoto si Lenny. Tinawag ko yung mga estupido kasi ibinoto nyo ang isang noisance candidate na si Marcos. LOL, not out." Sabi niya, walang degree, walang trabaho, hindi nagpapakita, walang taxes. Ganun, sabi niya, i-remove nyo yung apelyedo ni BBM sa pangalan at at isa na siyang noisance candidate. Akala nyo ba, ibinoto nyo yung, ano, yung matandang Marcos? Ganun. Sabi naman ni ano, "At yung galit mo ay dahil tama ako?" Sabi naman ni ano, "Yang tapang mo, wala ka kasi sa Pinas." Bugbog sarado si nito. Tapos, si Antoine nanawagan daw, si ano nanawagan si OG Diaz na i-cancel nyo yan, lahat ng ano niyang programa, mananahimik yan si Mo Twister. Sabi niya, sabi ni Mo Twister, "Boycott? Sorry. Take your apology and go fuck yourself." Hindi ganun siya magsalita. Sabra. Ang sabi daw ni ano ni OG Diaz, i-boycott lahat ng show at programa ni Mo Twister. Yan ang advice ni OG Diaz dahil sa kagaguhan niya. Tingnan ko lang kung hindi magso-sorry yan. Sabi ni Oscar. Sabra. Nakiyan. Napaka-toxic dito sa ano sa Twitter. Pag wala kang lakas ng loob kang pumasok dito, parang ano to? Parang makabagong impyerno. Ang Twitter. Ang Twitter ang makabagong impyerno na tahanan ng mga ganun. Ano to si RJ? Marites party list naman, sabi ni RJ Next TV. Oy RJ, nagpunta ako sa ano sa channel ni RJ, nakakita ko ng ads. So bati-bati ko si RJ. RJ, congratulations, monetize ka na pala. Sabi niya, hindi pa. So kalahati pa lang po yung watch hour ni RJ. Baka pwede niyo namang i-play all ang channel ni RJ Mix TV para naman ma-monetize ang ating isang BBM supporters dyan na si RJ Mix TV. Para pag naging 100,000 subscriber na siya, edi mo de-demonetize na niya kasi kaya i-report man siya ng mga partido ni Luga. Sabi ni Ken Colets, Bading yan. Si Mo Twister, kaya pumuputak. Malubha pa nga siya sa Bading. Buti pa nga yung ibang Bading, medyo nakakatuwa pa. Ito hindi nakakatuwa eh. Para siyang ano, para siyang isang Bading na walang jowa. Ganan. So, naging Bading siya, tapos hindi siya nagka-jowa, kaya galit siya sa mundo. Kasi sige lang siyang bili ng lalaki. Uy, sino to? Nakakulong.
Malapit na raw dumating, sabi ni RJ Mix TV. Alin ba yun? Ang kulit nyo sa t-shirt na yan. Paano darating kung walang address? Ako yung darating kay RJ. Magkikita kami ni RJ ng personal. Ganun. Personal sa mata. Mata sa mata. Ayun si RJ. Wanted ko yan si RJ. Ayaw niya ibigay yung address niya. Natatakot siya baka daw pa ipaakyat bahay ko siya. So, yun lang po ang ating Marites sa araw na to. Salamat po sa mga bagong subscriber. Ah. Subscribe naman dyan. Tsaka like naman dyan. 6 na taon pa tayong magmamarites para makita natin ang bagong Pilipinas. Walang bago kay John. Buti pa si ano, si Guanson. Bumabait na. Sabi nila. Ano ba yung kapimbang pagbabait ni Guanson? Palagay nyo ba, totoo ba yan? O nagbabalimbing lang talaga? Grabe yung kalat kasi. Sabi nila, pakawala lang yan ni Duterte. Totoong ano yan. Nanggulo lang sila. Para anuhin yung ano, yung mga kakamping. Feeling nyo, sa palagay nyo, hindi kayo palagay. Anong kinamatay ni Susan Roses? Nga, meron diyang ano, si Susan Roses. Merong inilabas si, sino to? Tribong Maligalig, supportan po natin si Tribong Maligalig, official ng Italy. Ayan ang napaka-supportive din na BBM supporters. Lagi po yung nagko-concert. So kung gusto niyo makarinig ng mga Bon Jovi, Air Supply, mga ganyan. Mga wannabe. wannabe na yan. Yan pa yung pinis. Ang nakakalulang account ni Pangulong Ferdinand Marcos na tinatawag nilang TBM LS. O, nakang kayamanan ng mga Marcos. Ano ba yung nagkiklaim? Ano ba ito? Totoo ba ito? Meron pang mga sertipiko na ano, na inilulublob sa tubig. Diyos niyo, Marimar. Pag ito totoo, huwag kayong makaano-ano lumayas kayo ng Pilipinas. Yung kay Tulpo, kasi pinagtatawa na nila si Tulpo. Kasi sabi ni Tulpo, ni... We ask President Rodrigo Roa Duterte to declare a national day of mourning on the day of her burial. Ano ba kinamatay niya? Ano? Few celebrity icons are loved as Miss Susan Roses. Hindi mawawaglit sa alaala namin ng mga tagahanga ang kanya. Yep, I finished. Di mabilang ng mga pelikula. Programang pang telebisyon at pagalastas. So, mayroong panukala si Rapi Tulpo. Pinagtatawanan siya ngayon. Nakakaloka. So, paalam po muna. See you tomorrow. Happy Saturday, mga palangga. So, Madam, t-shirt din pala at cup. Okay po. Noted. Okay lang na. Okay. Thank you so much. And ingat po tayong lahat. Bagong Pilipinas, bagong lipunan. Ayan, pagpalainawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa mga dilawan na ito. Paalam! God bless Philippines. God bless amazing people, the 31 million amazing people, at ang 14 million na anay ng lipunan. Mabuhay din kayo, mga litogas. Mabuhay kayo ng manamnam niya at makita niyo ang tagumpay ng bagong lipunan. So, bye-bye!